mula sa GMA News Headquarters. Ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na isa sa mga nanguna noon sa ilang mga operasyon laban sa droga at sa mga Dimanoy narco-politicians, nasa drugs watch list siya ngayon daw ni Pangulong Duterte. Hindi direktang sinagot ni Espinido ang issue pero kinumpirma niyang tinanggal na siya bilang Deputy Chief for Operations ng Bacolod City Police Office. May live report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kinagulat nga ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa narco list di umano ni Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, siya mismo gusto niyang kumpirmahin mismo kay PNP Chief Archie Gamboa kung talaga nga bang nasa listahan siya. Pangalawa, kung pang-ilan siya sa listahan, kung anong grupo ang kinasasangkutan niya. At ayon sa kanya, ay pinagpapasa Diyos na lamang niya ang insidente ito. Naging laman ng mga balita si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido dahil sa pagkakasangkot niya sa mga operasyon kontra droga laban sa ilang itinuturing na narco-politicians ni Pangulong Duterte. July 2017, ang pamunuan ni Espinido ang raid sa mga bahay ni Ozames City Mayor Reynaldo Aldong Parohinog Sr., kapatid niya si Councilor Ardot Parohinog. At anak na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog. Patay sa operasyon ng pulisyang alkalde at 15 iba pa matapos daw manlaban. Halos isang taon bago yan, nasawi naman si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng kanyang selda. Si Espinido rin ang hepe ng pulisya na nanguna noon sa operasyon. Pero may mga lumuta ngayong balitang ang isa sa mga nangunguna kontra droga, siya ngayong sangkutumano sa droga. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News, kasama daw si Espinido sa mismong drug watch list ni Pangulong Duterte. Tinanong ko si Espinido tungkol dito. Sa isang text message sa GMA News, hindi ito direktang sinagot ni Espinido. Hihintayin na lang daw muna niya magsalita si PNP Chief General Archie Francisco Gamboa sa issue. Lalabas din daw ang katotohanan at kumpiyansa siyang nasa panig siya ng katotohanan. Dagdag pa niya, ang Panginoon daw ang gagawa ng paraan para sa kanya. Sa isa pang text message, kinumpirma na Espinido na relieved na siya bilang Deputy Chief for Operations ng Bacolod City Police Office at kasalukuyan naka-assign sa tanggapan ng Chief PNP. Pero si PNP Chief Gamboa tikom ang bibig sa issue. Nakiusap naman ako, di ba? Nakiusap ako na huwag na sana nating tingnan yung mga personalities. I feel insulted with that. I will not answer it. Ang paalala dati ni Gamboa, hindi pa naman napapatunayang guilty ang mga nasa drug watch list. Sa ngayon, nasa 299 na lamang ang isasalang sa adjudication board ng PNP, kabilang ang dalawang Brigadier General. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nalapnos ang braso at bahagi ng ulo ng isang tindero sa Maynila. Yan ay matapos silaban ng isang grupo ng mga kabataan ang kanyang panindang lobo. May live report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, matapos nga magpagtripan ng ilang kabataan, nawalan na ng hanap buhay, nasugatan pa ang isang vendor ng mga balon sa Maynila. Tila inosenteng pagtitipon lang ito ng mga magkakaibigan sa gilid ng barangay hall ng barangay 842 sa Pandakan, Maynila. Yun pala, may maitim silang balak. Masdan kung paano ipinasa ang lighter sa nakatayong kasamahan. Pasimple nitong sinindihan ng mga lobo at biglang nagtakbuhan. Sa ilang saglit, tuluyan ang nagliyab ang mga lobo. Pero sa ilalim ng kumpul ng mga lobo, naroon pala ang nagtitinda nito na kinilalang si Oliver Rosales, 28 taong gulang. Ang mga plastic na lobo agad natunaw, ang iba dumikit sa braso at sa ulo ng tendero. Ang mga nagdaraang tao hindi kaagad nakareact sa bilis ng pangyayari. Ang video ito na nakunan kahapon ng hapon, viral na ngayon sa social media. Ayon sa kapitan ng barangay 842, pito ang kabataang sangkot na nakilala sa pamamagitan din ng CCTV. Lima sa kanila, mga minor de edad pa. Pinuntahan po namin sa kanilang barangay, nakuha naman po namin yung lahat ng gumawa nung sa nagtitinda ng lobo. Pinagharap na raw ng barangay ang nagrabyadong balloon vendor at ang mga kabataan, pero tila wala raw pagsisisi ang mga ito. Sa kabila niya, nakipag-areglo na lang daw ang balloon vendor. Kahit nagtamu siya ng second degree burns sa braso at bahagi ng ulo. Wala naman po kaming magagawa kundi hiblatter lang yun ang pagkasundoan nila.
ayusin na lang po yung naging problema. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima. Babala ng MMDA, bilang na ang araw ng mga habal-habal o yung mga motorsiklo na kumukuha ng pasahero kahit hindi naman otorisado. Oras na mailabas ang master list ng mga legal na motorcycle taxi rider, huhulihin ang mga wala sa listahan at mai-impound ang kanilang mga motorsiklo. May report si Ivan Mayrina. Pasado alas 6 ng umaga, ramdamang rush hour sa tapat ng LRT Katipunan Station sa Aurora Boulevard, Quezon City dahil sa dami ng mga nagmamadaling commuter. Sa isang banda, takaw pansin ang mga motorsiklong ito na nakatigil at tila nagtatawag pa ng pasahero. May mga kumagat naman dahil punuan ng mga Jeep at UV Express sa dumaraan. Ayon sa isang MMDA constable na aming nakausap na tumangi humarap sa kamera, kabilang mga motorsiklo sa mga tinatawag na habal-habal o yung mga illegal na motorcycle taxi na hindi maubos-ubos kahit tuloy-tuloy naman daw ang paghuli ng MMDA sa kanila. Maliban pa dyan, meron din mga Facebook group na nag-aalok ng serbisyo ng habal-habal na walang pahintulot ng LTFRB. Pero bilang na raw, ang araw nila ayon sa MMDA. Ang habal-habal kasi hindi siya up. Ang habal-habal, nagte-terminal na nakapila ang tao. So I gave orders sa lahat ng mga sector heads. No? Ayoko na makakita ng kahit isang terminal ng habal-habal. Maglalabas na ang Technical Working Group o TWG ng DOTR ng listahan ng maotorisadong motorcycle taxis. 45,000 slots ang binuksan para sa buong Metro Manila. Nahatiin sa tig 15,000 sa Angkas, Movit at Joyride. Ang tatlong motorcycle taxi apps sa pinayagan sa pilot testing ng motorcycle taxis. Hanggang kahapon sa deadline ng pagrehistro ng mga kumpanya sa kanilang riders, pinakamaraming nairehistro ang Angkas na 20,000 riders, ang Joyride 15,000 riders at Movit mahigit 6,000 riders. Pupunuin ang 45,000 slots at kukuha mula sa mga kumpanyang may mga nakahandang riders. Huwag na raw magtangkang lumusot ang mga wala sa master list. I'm warning, no? Angkas, Movit and Joyride. Kung 15,000 lang yung binigay sa inyong listahan, make sure it's 15,000, nothing more. Kasi we will apprehend, no, lahat na naka-uniforme ng Angkas at wala sa master list, i-impound namin yung mga motorsiklo nyo kasi puro kayo kolorum. For those not following guidelines, they will be reported for blacklisting. Maliban kasi sa tatlong naisama sa pilot testing, may iba pang mga app tulad ng Sampa na kumukuha rin ng passenger booking kahit hindi otorisado. Nang aming subukan ng app kanina, hindi na ito gumagana. Ang pilot testing na isinasagawa ng TWG ng DOTR, kaakibat ng mga binabalang kasabatas sa Kongreso na sasaklaw sa mga motorsiklo bilang pampublikong transportasyon. Pero maisaligal man ang mga motorcycle taxi, ang MMDA may rekomendasyon. Baka pwede pag pinayagan nila yan, hindi natin papayagan sa mga national roads ang motorcycle taxi. Kasi hindi mo pwede isabayan sa mga bus. No? Kung sabi ko nga, kung ang tricycle, tatlo na ang gulong, bawal sa national road. Eh lalo na itong mga motorcycle taxi. Ivan Mayrina, GMA News. Tinola, adobo, sisig at lechon. Ilan lang yan sa mga putahing pwedeng ihain na ang main ingredient, rabbit o kuneho. Pero ang ilang pet lovers pumapalag sa mungkahin ng Department of Agriculture na gawing alternatibo sa pork ang rabbit meat. May report si Cedric Castillo. Sa gitna ng paggalat ng African swine fever, mungkahi ng Department of Agriculture, imbes na baboy, bakit hindi na lang subukan ng mga hog raisers na magpalaki ng mga rabbit? Kasi ang growth cycle noon ay mas lesser than other potential substitute. It will be cheaper. Nakatry na po kayo kumain? Oh yes, oh yes. Parang very high in protein din at parang manok din. Si Art, isa sa mga hog raiser na lumipat na sa rabbit farming matapos maubos ang kanyang mga baboy dahil sa ASF. Ngayon, nasa kuneho raw ang kita. From date of birth up to 3 months, yan yung ini-slaughter namin. Usually, nag-average siya from 1.8 kilos live na, to 2.1 kilos. Sa 70-day cycle, 5 times in a year kung manganak yan. Unti-unti na raw itong nagkaka-market pero hindi raw maikakailang mas nangingibabaw sa mga Pilipino ang amor sa mga kuneho. Dapat talaga baguhin. Kahit ako mismo, nakukutan din sa mga rabbit eh. Second to chicken. Ganun kalaki yung demand sa ano eh. In Europe, Eastern Europe, you will be surprised na ang mga farm dyan parang poultry farm dito sa atin. No?
What's cooking, Jack? Rabbit stew. Eh, ikaw ba? Kakainin mo ba si Bugs Bunny? Ang asawa ni Art na si Angie, nasubukan na raw ang iba't ibang putahe gamit ang karne ng kuneho. Angkop na angkop daw pambenta ang puting New Zealand breed dahil sa medium size nito. Mas fine siya, tapos yung kanyang fiber ay mas edible, mas madali siyang matunaw, mas tender. Sa araw na ito, adobong kuneho at rabbit sisig ang inihain ni Angie. Tiyempo namang may buyer noon na dati na raw naiintriga sa lasa ng rabbit meat. Yung texture niya, chicken. Sa lasa din, hindi mo siya masyadong malalayo sa chicken. Pag sinerve sa ito na hindi mo alam na rabbit, isipin mo parang regular na sisig. Pati yung pait niya. Sarap. Sa Mandawi, Cebu, dinarayo ang tindahan na ito ng lechong rabbit. Ayon sa Livestock Research and Development Division ng Bureau of Animal Industry, ligtas kainin ng rabbit meat at may international standards na sinusunod sa paghahanda nito. So zoonotic diseases, these are diseases na nandun sa hayop, sa animals, regardless of anong animal ito, na po pwedeng makalipat sa tao. So far sa international study, wala pa naman tayong nakikita sa na pwedeng lumipat sa tao from rabbit. Pero kung may natatakam sa karne ng kuneho, meron ding hindi masikmura na chibugin ang sariling alaga. Si Riley, lab na lab ang pet rabbit na si Beast kahit paraw anong kulit nito. Can you eat your rabbit? No. Why? Because it's not tasty. Because no joking guys, you supposed to not eat your pets. Pagkain man o pet, pagdating sa rabbit, kayo na ang magpasya. Cedric Castillo, GMA News. Simula ngayong araw, kanselado na rin ang ilang ecotourism activities sa Sagada sa Mountain Province. Ayon kay Mayor James Puutan Jr., bahagi ito ng kanilang pag-iingat sa COVID-19. Bawal munang pumunta sa Sumaging Cave, Bumodok Falls, Echo Valley, Kiltipan Sunrise Viewpoint at Marlborough Hills Sunrise Viewpoint. Pero paglilinaw ng LGU, pwede pa rin bisitahin ang ibang tourist site gaya ng Sunrise View Hotel at isang Wow Sunrise View Deck. Inadopt na ng Senado ang report ng Blue Ribbon Committee at Committee on Justice and Human Rights kaugnay ng mga anomalya sa pagpapatupad ng GCTA o Good Conduct Time Allowance. Inirekomenda ng Senado ang paghahain ng reklamo laban sa maopisyal ng Bucor o ng Bureau of Corrections at ng NBP o ng New Bilibid Prison. Kabilang dyan si dating Bucor Chief Nicanor Faldon para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinakakasuhan din ang hepe ng Documents and Records Section ng Bucor na si Chito Roque, Corrections Senior Inspector Mabel Bansil at Corrections Officer Veronica Buño dahil sa paghingi di mano nila ng pera kapalit ng maagang pagpapalaya sa mga preso. Inirekomenda rin makasuhan ang ilang mga opisyal at doktor ng NBP Hospital para sa pagtanggap ng suhol mula sa mga presong gustong magpa-confine. Kasama rin sa rekomendasyon ng mga komite ang full digitalization ng mga karpeta at records ng lahat ng mga preso at mga empleyado ng Bucor at BJMP o ng Bureau of Jail Management and Penology. Limang ektarya ng kagubatan ang natupok sa tatlong araw ng sunog sa Kabayan Benguet. Sa Dumaguete City naman, nasa 100 pamilya ang naapektuhan sa sunog na pinagmulan di mano ng nag-away na magka-live-in. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Mariz Umali. Nilamon ng apoy ang mga bahay sa Barangay Kalindagan, Dumaguete City. Pahirapan ang pag-apula dahil malayo sa main road ang nasunog na residential area. Ayon sa BFP o Bureau of Fire Protection, aabot sa 60 bahay ang natupok. Nasa 100 pamilya na apektuhan at pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Kwento ng mga residente, mag-live-in partner na nag-away umano ang pasimuno na sunog. Nakakulong sila ngayon matapos citizen arrest. Mariin nilang itinanggi ang mga paratang pero inamin nilang nag-away sila bago ang sunog.
Pitong bahay at isang tindahan naman ang nasunog sa Calbayog City. Hindi pa malinaw ang pinagmula ng apoy. Halos 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Inabot naman ang 3 araw bago naapula ang sunog sa bundok ng Kabayan Benguet. Isa lang kasi ang fire truck sa bayan. Nasa 5 hektaryang gubat ang nasunog. Nasunog din ang 2 hektarya ng gubat sa Camp John Hay sa Baguio City. Wala naman naitalang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Samantala, 57 pirasong giant clam shells ang natagpuan sa Dumaran, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila tungkol sa mga inabandonang taklobo. Kasama ang ilang opisyal ng barangay, nakita ang mga taklobo na natatakpan ang dahon ng nyog sa dalampasigan. Tumitimbang ng 3,000 kilo at nagkakahalaga ng 2,000,000 piso ang mga giant clam shell. Nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Dumaran ang mga taklobo. Iniimbestigahan pa kung sino ang may-ari ng abandonadong giant clam shells. Mariz Umali, GMA News. Mainit ang naging pagsalubong sa Vatican kay dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na itinalaga ni Pope Francis bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Ayon sa private secretary ni Cardinal Tagle na si Father Reggie Malikdem, kasama rin ni Tagle na nagdasal sa kanyang bagong opisina ang kanyang mga collaborator. Sa kanyang maiksing mensahe, sinabi ni Tagle na prefect siya pero hindi perfect. Nagtungo raw siya sa Vatican bilang estudyante na handang matuto sa kanyang mga kasama. Bakante pa rin ang posisyon ng Arsobispo ng Maynila. Pansamantalang nanunungkulang Apostolic Administrator ng Archdiocese ng Maynila, si Auxiliary Bishop Broderick Pabilio. Ang salitang ghosting hindi na lang daw pang Halloween, kundi pang-usaping puso na rin o pang-Valentine. Ang mga nag-ghost, pinaasa at saka basta-basta na lang iniwan sa ere. Paano nga ba maiiwasang mabiktima ng mala horror na love story? Alamin sa report ni Oscar Oida. Para na rin daw nakarating sa langit si Shena nang mag-propose sa kanya sa New York City ang inakala niyang real-life Prince Charming noong 2016. Feeling nga raw niya, nilampaso niya si Rapunzel sa pahabaan ng hair. Pero ang mala fairy tale niyang love story, biglang naging horror movie nang maglahong parang bula ang kanyang fiancé. Ilang araw lang matapos ang proposal. After that, sobrang wala ng kasunod. Hindi, walang niha, niho, wala akong narinig. I tried to reach him sa lahat ng paraan na magagawa ko. Emails, sa social media, binlock niya ako. Lumipas ang mga buwan, natuklasan na lang niya sa social media na ang fiancé niya meron na palang iba. Akala ko lang soul searching siya, pero ghosting niya pala ako. Nabiktima siya ng ghosting o sa madaling sabi, pangiiwan sa ere ng walang sabi-sabi. Mga millennial daw ang nagpauso ng term na ghosting, pero ayon sa mga eksperto, kahit noon pang 19 kopong-kopong, ginagawa na yan. Malaki raw ang kinalaman nito sa pagiging likas na mahihain nating mga Pinoy. Hindi kasi tayo prangka minsan eh. No? Ayaw nating masaktan, ayaw nating makasakit ng tao. Kaya iniipon na lang natin, itinatago na lang natin, gusto mo na lang mag-disappear. Pero para sa ilang psychologist, malaking factor din daw dito ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang. Bata-bata ang isip, as I said to you, very immature. Maybe the parents were absent not only physically, but emotionally, psychologically. Ang tricycle driver na si Norlin Samson, binansagang sweet lover. Pero ghost rider pala. Dahil sa dami raw ng babaeng pinaibig at kalaunay, iniwan. Kahit mag-text, hindi ko na inaano. Nayaan ko na lang siya. Kumbaga, bahala na. Para sa kanya, pag ayaw mo na, mas maigi na lang mag-about face kaysa naman makipag face to face. Siyempre, yung harap-harap pa, makikita mo pang umiyak yung babae, di ba? Ayun, hindi ko na makikita. Ika nga ni James Ingram, there's no easy way to break
somebody's heart. Pero Norlen, makinig ka. Ayon sa mga espesyalista, hindi birong trauma ang pwedeng idulot ng panggo-ghosting. Depression will set in, the helplessness, the hopelessness. Bakit ako iniwan? Wala ba akong kwenta? Bakit? Anong gano'n ko? Okay naman ako. Sinisisi yung sarili nila. Kaya tip ni Doc, dapat daw maging matalas sa mga senyales kontra ghosting. E di lahat ng mga babae tinitingnan, lahat ng mga bago, thrilled siya to be aware of. Tapos alam mo na anything new is exciting for him. Alam mo na you have to be careful. Si Ralph Capital, minsan na raw na biktima ng ghosting, kaya bago siya mabiktima, inuunahan na raw niya. So, pagka sobrang madalang na rin sila mag-reply, titignan ko kung gano'n sila katagal mag-reply. Tapos gano'n din sa akin. Tapos until nalimutan ko na. Totoong masakit mag-ghost. Ano ba naman yung bago maglaho? Magsabi ng tapat. Sige ka, baka balang araw, makahanap ka ng katapat. Ang dali lang naman magsabi ng goodbye, so why? Ba't di mo na lang sabihin? Sana mag-ghost rin kayo. Mumultuin kita. Oscar Oida, sweet lover, hindi ghoster, GMA News. Ang relationship status ng mga government employees ng gumaka sa Quezon Province na i-flex nila sa kulay ng kanilang OOTD o Outfit of the Day. Blue para sa mga married. Green naman ang sa mga in a relationship. Ang single dapat white ang suot. Pero kung naghahanap ng girlfriend o boyfriend, dapat naka-orange. Ang mga nasa LDR o long distance relationship, pink ang suot. Kung ang status ay it's complicated, naka-purple. Black para sa mga sawi at yellow sa mga wapakels sa relationship status. Pero bukas sa mismong Valentine's Day, bawal na raw ang KJ o Killjoy. In love man o bitter, dapat lahat nakasuot na ng pula. Paandaryan ng LGU para raw makapag-relax ang mga empleyado at ma-enjoy ang araw ng mga puso. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.